Una-una, mga aeroplano, yung lumilipad, naguulog ng bomba. Yung sabi yung mga tao doon sa amin, mayroon atang masamang darating ng mga kalaban. Edi, ganun na nga. Doon po sila tumuloy doon sa amin, sa Dasul. Yun pong ginawa nilang garrison. Tapos, mga isang linggo na sila siguro doon, umakyat na papunta sa baryo. Eh, sabi ng tatay ko, kailangan gumawa daw kami ng yung pagtataguan. Kasi nga mabagsik ang mga hapon eh. Pag nakita ka nila, pinapatay ka talaga. Ngayon, nung kukuha sila ng mga pagkain, lahat ng gusto nila, kinuha nila. Tapos nung makita na walang tao, yun yung sinunog nila yung aming bahay. Tapos lumipas naman ng mga isang linggo, sabi ng lola ko, kunin muna natin yung mga tira nilang mga prutas, mga ano, dadalhin natin sa bayan para ipagbili natin. Hindi po namin alam, yung pala, kasi magkatabi yung palingket sa yung munisipyo eh. Yun ang ginawa nilang garrison. Nung malapit na kami doon, ano, naghiwalay na kami. Yung isang hapon, inutusan niya yung makapili na tawagin niya ako, isama niya ako. Eh, daladala kong ganyan yung bilao, tsaka bitik kong ganyan yung bayo. Kasi magtitigil ako, sabi nga yung makapili, tinatawag ka ba, tayo mo sumama? Eh, kasi po takot-takot eh. Gusto mo ba pugukin ang ulo? Nung sinabi niya ganun, sumama na po ako sa kanya. Dahil takot nga ako eh. Yung pagkasama ko doon, marami pong hapon na doon. Tapos sabi yung isang hapon doon sa Makapili, nag-utos siya. Sabi niya kumuha ka ng tubig. Di kumuha ko siya ng doon sa gripo, ng isang balde. Tapos ipainom mo sa kanya. Eh di pinapainom sa akin yun. Hindi ko po kaya naman talagang inumin. Kung hindi ko mainom yung tubig, binuhos sa akin, pinaliwag ko sa akin. Tapos hinawakan yung tinga ko. Ito, hinukot yung hunting knife na ganyan. Iniwan ko yung tinga ko. Kinatay ko na lang. Tapos, nung sumisigaw nga yung lola ko, maawa kayo. Nagalit din yung hapon. Sinama yung lola ko. Tinalian sa likok, sa kamay. Pati ako tinalian. Ngayon, dun sa harap ko ng plaza, marami pong mga babae doon. Isinama kami doon. Yung pagsama sa amin, halos kalating araw kami, binibilad. Yung pagkawala sa amin, pumasok na po kami doon sa garrison. Ngayon po ang ginawa namin, nagluluto, naglalaban, naglilinis. Ganun po ang ginagawa namin doon sa loob ng buwanang araw kami doon. Kagabi na po, hindi ko po akalahin na yung pagpasok po nila sa amin, meron pang apat na babae na nandun po sa nakatabi. Ngayon, dinala din po ako sa isang tabi. Tapos, lumipas siguro ng mga 5 minutos, yun na nga po, pumasok na yung tatlong hapon. Ngayon, nakita nila yung apat na babae, yung dalawa, pumutalo. Yung isa naman, nakita ako, nasa isang tabi na, umabi sa akin. Nung paglapit niya po yan, di, siyempre ako, yung city ako eh. Hinihimas-himas niya ako. Noong ako hinihimasin at halikan, tinadyakan ko po siya. Natumba siya. Tapos yung pagtumba niya, nagalit. Yung siguro panyo niya po, hinugot niya sa bulsa niya. Tapos tinalian po yung aking bibig para siguro hindi ako makasigaw. Nakita ko yung lula ko, rinirep. Hindi ba po masakit sa akin yun? Pagkatapos ako rin, ripin. Yung mga babae na doon sila nakalatag hanggat sa magdamag po yun. Kinaumagahan, doon na po kami pakakawalaan na pupunta na po doon sa amin. Pero yung mga sundalo nga po, sumunod din po sa amin, nagtataka nga kami. Pinakawalan na kami, bakit din sasama ulit? Yung pala, doon po nila nakita na meron palang mga gerilya doon sa amin. Yung magdamag po yun na kami rinip doon, pinakawalaan kami, yun sumama na sila. Noong po kaming malapit na po doon sa amin, ngayon yung pala dalawang gerilya, nakahanda na rin. Paglapit po namin doon sa aming bahay, yung kasi medyo pataas yun eh. Ngayon nakikita kami yung mga gerilya na dumarating.
akala nila sinuplong namin sila, pero hindi namin alam yun eh. Pagkatapos, nung nandun na kami sa tapat ng hagdanan namin, hindi ko alam kung sino nagsabi, yung gerilya o yung hapon. Alto! Alto la punyeta! Iyan na po, nagbarilan na sila. Yung gerilya, binaril niya yung isang hapon. Nung bumagsak na yung hapon, nagalit din yung hapon, pinatay niya ang aking lola. Binaril din. Yun po ang nakatunga nga akong ganyan. Nung binaril niyang ganyan, bumagsak ang lola, tumakbo na po ako sa palayan para magtago. Lumipas po siguro nung maghapon yun, di ano, napatay na yung dalawang gerilya. Ang ginawa nila, yung dalawang gerilya, kinuha po yung mga hapon. Tapos, yung pagkuha nila, umalis na sila, di wala na sila. Yung pala, kinapon daw sa ilog ata yun eh. Yung dalawang gerilya eh. Tapos, doon naman po lumabas ang tatay ko. At nakita nga niya ang lula ko, napatay na. Ngayon po, hinahanap ako. Pumunta po doon sa palayan, nakita niya po ako na doon nakasubsob. Na, nakausap po ako, hindi po ako makapagsalita. Dahil doon nga po sa nangyari. Kaya ayun po ang aming masakit na ginawa ang mga hapon. Kaya hanggang ngayon, pag nabubuksan po yung istorya niyo, halos po ang aking dibdib, napakatindig sa akin. Hanggang ngayon, wala pa rin pong liwanag. Kaya ang hinihiling namin po sana, humingi po sila ng paumanhin, apology para sa mga ginawa nila sa amin. At unang-una po, yung aming pong hinihingi konting kompensasyon. Hanggang ngayon, patuloy po kaming sumisigaw at sinasabi na bigyan kami ng katarungan. Lalo na nung pumunta po kami doon sa Aray at Pampanga, yung isang matanda doon. Yung pala, hinihintay lang kami dadalaw, tapos nung pag-alis namin, namatay na po. Pero ang sinisigaw nga niya, katarungan at saka yung kompensasyon. Pag iyon po siguro binigay na nila sa amin, na humingi na po sila ng sorry, na ano namin, at saka ito, konting tulong lang para sa iyo, kasi nga, matatanda na po kami ngayon, hindi na kami makapag-anak buhay. Iyon po ang aming hinihiling sa gobyerno ng Hapon.